Hello guys, welcome back. Ang lamig. So pick-upin ko muna si Joshua. Lamig. Tapos punta tayo sa appointment. Sasama ko siya kasi si Bebe wala sa bahay. Kaya walang magbabantay. Tapos si Gia nasa school pa. Tsaka si Ate Caitlin nasa work sa ano niya, sa internship niya, sa practicum niya. Pero this week matatapos yung practicum niya. 2 weeks siya. Bali 2 weeks siya nagpractikum. So ayan. Umuulan ba? Umuulan tapos ang lamig-lamig. Whew, grabe. Yeah, na-pick up na natin si Joshua. Ama. Hello, Josh. It's your one family. Moon mask ka shot. It's your one family. Tapos mga hello. Hello, Joshua. Nurse, under the side, come. Come, shot. So, na-pick up na natin si Joshua. Magsasabay na kami. Papunta dun sa appointment. Joshua, come. Komm jetzt, nicht das. Das kannst du doch besser. Joshua, kein Dings. Lapit na kami dun sa appointment. Lalakad na kami ni Joshua. Pero nagsubway kami one station. Joshua, no can ring siya. Ha? So nandito na tayo sa dermatologist ko. Papakita ko muna yung sa face ko at yung nunal ko. Papakita ko pa. Papa-check up ko lang. So we are here. Come. So yan guys, tapos na tayo sa dermatology. So Wilt you naklil? Where's your kamiya? Puto tayo naklil? Nein, nicht Rewe. Wir gehen ja nicht so viel einkaufen. Das bekommst du es nicht. Yan guys, tapos na tayo sa dermatology. Dermatologist. So punta muna kami ng Lidl. Kaya ako pumunta dito sa dermatology dahil mayroon akong pinatingin na nunal sa likod pa sa bati siya sa leeg ko sa likod. So pinatingin ko muna, pina-check up. Sabi kasi ni Bebe pa-check up ko. Mas maganda nang pinapa-check up pag merong napapansin na hindi ba, dati wala kasi ako nun, so ngayon meron, kaya pina-check up ko. Sabi naman ng doktor, hindi ko kailangan mag-alala dahil basta huwag daw ako mag-alala. Next year punta ako uli at para pa-check up uli. Tsaka itong aking yung sugat ko, Joshua bate, itong sugat ko sabi niya, matagal pa daw siya gumaling. Pero gagaling daw siya. Ate pa. Come. So ayan, nandito na kami sa Lidl. Bili mo na tayo ng tinapay para kay Joshua. Nagugutom na kasi to. The boss ka naman, mas baby. So let's go. Ang dami na bang tao? Oh, mura siya oh. Mura lang siya. Bili tayo. 5 lang. 155. Tapos 5 lang ang sa loob. Joshua Niso. 99. Oh, mango. 99 cent. Bili ba tayo? Sige, bibilang ko muna ng tinapay si Joshua. Come, Joshua.
Daming tao. Yeah. So, ikaw ma-offer dahin muna. Dann mach zwei bitte. Zwei Tüte, Schatz. Zwei kleine, genau. Ein was wieder. Was denn? Weiß ich nicht, Schatz. Machst du bitte auf? Nag-gloves ako dahil madumi ang kamay natin. Ito sa'yo? Kailan high fit? Nein. Oo, oh, nikiling kong spita yas. So, kong bebe? Yan, pumasok lang tayo sa Lidl para bilan siya ng pagkain. Bilan siya ng tinapay. At bumili ako ng mango. 99 cent. Malaki siya. So, okay na yun. Isa lang binili ko. Yeah. Ano na lang, bukas na lang kami mamimili ni Bebe dito sa Lidl. Kasi malayo pa yung uwian namin, tsaka wala akong dalang plastic bag. Tsaka mabigat na yung bag ni Joshua ba? Ayan. Ako may dala. Si Joshua wala. Wala bang katao-tao dito? Kom, nandiyan na yata. Bilis! Kukman? Nene, may sa andre sa ate. Six minutes pa before dumating. Ayan, mas maaga kami kay Gian dadating sa bahay. Ayun ang inaalala ko, baka malate kami. Ni Joshua umuwi sa bahay, tapos si Gian maghihintay sa bahay, sa labas ba? Kasi wala siyang susi. Kaya nagmamadali kami ni Joshua ngayon. Come here, Joshua! Come! Joshua! Tingnan niyo yung ano, yung graffiti. Ayan, nakaupo muna tayo. Ang bigat-bigat ng bag ni Joshua, grabe. Para bang bato ang nasa loob. kaya pala hindi ko alam kung nakwento ko na. Kaya hindi kami naka-car ngayon. Dahil nasa office si Bebe. So, dala niya yung car. At Joshua, dahil nga isa lang ang car namin, magsabay tayo. Why isn't he hatching mag shrimp? I'm for no. Permanent. Ang dami bang mga tao ditong ano? Ano ba yan? Komish? Ano? Ano tawag dito? Weird. Mga lasing kasi. Sana dumating na yung ano, subway natin. Hello. Dito pa rin tayo. Sana dumating na yung ating subway. Dami bang mga lasing dito sa ano, sa subway dito. Kaya ayoko dito eh. Ay kaso, gusto ko sana maglakad papunta ng Central Station. Eh kaso umuulan, tapos gusto ko mas nauna kami ni Joshua sa bahay. Dahil nga si Gian dadating na. Kaya mag-subway kami. Hindi man to subway pala, tram. Mag-tram kami and then sa Central Station magsasabay kami
papunta sa bahay. So ayan, buti nandyan na. Padating na yung tram. So let's go. So guys, we are home. Home, home sweet home. So yeah. So kakain muna kami. Nagugutom. Lagi siya nagugutom. Alam niyo, binilang ko siya tinapay. Pero syempre, matahaw to eh, kaya lagi gutom ba. So, ayan. Kain muna kami dalawa. Tapos si Gian, maya na siya kakain pagkadating niya. Wala pa siya sa bahay. Yan, nakakapagod. Grabe. Magcha-charge muna tayo ng camera dahil wala na naman tayong battery. Ako lagi ganun. Sa cellphone, ganun din ako. Pagtatawagan ako ni baby, wala akong battery. The camera is laden. Nine. So, charge muna tayo. Peace out and see you guys later. So, hello guys. Nagbalik tayo ng damit dahil magluluto tayo. Magluto ako ng dinner. And then, si Ate Gilly magagawa siya ng apple pie. For work. Para dun sa internship niya, sa practicum niya. So, pakita niya sa inyo. Without, siyempre, yung face niya, ayaw niya pakita. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung kailangan niyo. So, kailangan niyo ng mga 1 kilo na, ano, na apple. Or, siguro sabihin natin 500 gram na apple. And then, kailangan nyo ng 3 egg, salt, 50 gram sugar, 125 gram butter, 125 gram sugar uli, and then vanilla extract, mga siguro ano, kalahating tablespoon, tapos 250 gram na all purpose flour. Tapos kailangan niyo ng kalahati ng teaspoon na baking powder. So ayan ang kailangan niyo para hindi maging brown yung apple na tinatalupan ni Ate Caitlin. Pwede niyo siyang lagyan ng lemon juice niya. Ilagay nyo doon sa apple na hiniwa nyo para hindi siya maging brown kagad. Ayun lang. Ayun lang kailangan natin. That's it. At ano pa pala? 100 ml milk. So, that's it. So, tinatalupan natin kay Lynn yung apple. Ang gagamitin niya lang is tatlong apple. Kasi ayun yung natitira lang sa amin na apple. Ubus na yung iba. So, 3 apple lang ang gagamitin namin. Papakita namin kung saan namin lalagay yung apple. Kasi pwede nyong ilagay lang sa ibabaw yung apple or hanggang sa loob. Basta papakita ko na lang mamaya. Pag ready na si Ate Kilin. So, si Ate Kilin magagawa dahil nagluluto tayo. Magluluto ako ng adobo with potato. Ayan. Talop si Ate Kilin. Pero mamaya na namin sa inyo papakita kasi yung talop pwede nyo naman italop, di ba, mag-isa. Alam nyo naman kung paano magtalop, di ba? So mamaya pag mag-bake na talaga siya, doon namin papakita sa inyo. So pag-iwalay natin ang egg yolk tsaka yung egg white. Log is ano, bio. Tingnan nyo yung kulay niya. Yellow na yellow siya. Hindi siya yung orange ba? Kasi pag hindi siya organic bio tuloy. Pag hindi siya organic, is yung kulay ng egg yolk niya is parang orange na. Itong kulay niya ng ano, ng organic egg, ano, yellow. Tatlong itlog ang kailangan natin.
itatabi muna natin yung egg yolk. Itong egg white naman, lalagyan natin siya ng a pinch of salt. And then yung 50 gram na sugar. And then, ibibit natin siya sa mixer. Ayan na dapat yung itsura niya. Itatabi ko muna yung egg white. So, gagawin ko naman yung iba. Inugasan natin, Caitlin, yung lalagyanan. So, lalagay natin yung butter na 125 gram. And then, lalagyan natin ng vanilla extract. Muna natin siya i-beat hanggang maging smooth siya. So, butter and vanilla extract lang nandyan sa loob. And then, mamaya lalagay natin yung 125 gram na sugar. And then, yung tatlong egg yolk. Then, lalagay natin yung 125 gram na sugar. At yung egg yolk. One by one. Sa gilid, nakikita nyo yung sugar. I-stop nyo muna yung mixer nyo. And then, i-scratch nyo lang siya sa gilid. Para ba mahalo talaga siya mabuti. Gawin nyo na rin hanggang baba. Para yung butter is mahalo talaga siya. Dito sa our purpose flour, nilagay ko na yung baking powder. Hinalo ko na siya. Tapos, kailangan natin ng 100 ml na milk. So, ayan. Ilalagay ko muna yung our purpose flour. Kahit hindi na natin lagay sa sieve. Hinaan lang natin para hindi siya masyadong mag alikabok. And then milk. So pagpalit-palit nyo lang siya hanggang maging maubos yung or purpose flour tsaka yung milk. Thank you.
So ilalagay ko na yung the rest of the all-purpose flour. And then i-scrape ko na yung ano, yung gilid. And the rest of the milk, syempre. So ayan, tapos na. And then pagsasama natin itong egg white, ilalagay natin sa egg yolk. I-combine natin sila, dalawa. So ayan. So ayan, lalagay natin konti muna ng egg white para hindi siya bumagsak agad. And the rest of the egg white, lagay na natin. Kung gusto nyo, maghiwa kayo ng maliliit na apple at pwede nyo ilagay, i-mix na dito sa butter yung maliliit na apple na hiniwa nyo. Pero ako hindi ko lalagyan siya kasi yung apple na ilalagay namin is sa taas siya. So, tama na yan. Ganyan na ang itsura. And guys, lalagay na natin yung butter natin dito sa baking pan. Gamit kong baking pan is 28 centimeter. Hindi ko alam sa inch. Nagiwa ng apple kaya iba-iba yung size. May malaki, may maliit. Hindi ba maganda yung paghiwa ni Ate Kate? Okay lang yan. So ayan, siguro tama na yan. Yung ibang tira kakainin na lang namin. So ayan na. Lalagyan natin siya sa oven for 175 degree 30 to 35 minutes. Pero sa oven ko 30 minutes ko lang siya. Para hindi siya dry.
So that's it. Let's go. So let's eat, guys. Meron tayo mango with bagoong and adobo with potato. Yeah. So good and appetit. Beten. Ganz vater so eine saligen Geistes Amen. Jehova, danke, dass wir Essen auf dem Tisch haben. Danke, dass wir zusammen essen können. Danke, dass wir So young guys, ayan na itsura ng apple pie. Tapos lagyan nyo siya ng apricot marmalade. Itong ano marmalade, initin nyo pa sa microwave. Ay, sorry. I'm so sorry, Ate Kit. So initin nyo para malabnaw. Malabnaw? Yeah, malabnaw is damitas flusigaviat. Malabnaw. Malabnaw. Mhm. Baba. So, egal wie er aussieht, ich esse ihn trotzdem. It's done. Hindi namin matitikman dahil dadalhin ni Ate Kate niya sa work niya. Sa work. Sa practicum niya, kasi last day niya bukas, so sabi niya mag-bake daw. No, ayan, ayan ang binake natin. Apple pie. Eat. Yummy. So guys, hindi nyo pa pala nakikita si Bebe today, no? Ayan si Bebe natin. Hello, hello Bebe. Hello. Hello. Kaya ito yung sugat. So punta muna tayo ng Kaufland. May bibilin lang kami. So ang dilim na po. 7:30 pa lang. Grabe na ang dilim. At ang lamig. Grabe. Guys, nandito tayo sa Kaufland. Konti na lang ang tao. Dahil pa outer. 49 cents lang. Oh my god, nakabili na ako last time. Last time? Nung tomato. Tomato. Omeo. 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 Meron kasing nakita si Bebe sa ano, sa Instagram. Yung sasabihin niyo yung tomato without tea. Kaya anong pangalan be? Venduda sa Omeo. Omeo. Kasi walang tea, kaya umeto. Umeo. Umeo. Bebe, scan mo here, Zain. Bo. Asoda. So guys, we are home again. Nabili na namin yung bibili namin. Mag-end na po tayo ng vlog. Thank you for watching. See you in our next vlog. Please like, share, and subscribe. See you tomorrow. Good night and God bless you all.